Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurugan, walang kinakatakutan, komentarista ang sasabi ng katotohanan, lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga marilita at sa mga inaapi ng mga tao mapangabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epipanyo Labrador! Magandang araw, Pilipinas. Muli, nandito na naman po ang lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. Sa ating pagpapatuloy, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao. Napatuloy po na nakasubaybay, tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At maging sa ating mga kapatid sa abroad, napatuloy po na nakaantabay, tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po at maging sa ating mga bago mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, sa punpong ito, mga minamahal ko mga kababayan, binabati din po natin ang ating National Vice Supreme Commander, Rolda Dumdum, maging sa ating mga kapatid dito sa Civilian Anti-Crime Group Brotherhood. Ang oras po natin ay ganap na ang alas 5 ng hapon, araw po ng Sabado, September 30, 2023. Sa araw pong ito, pag-uusapan po muli natin ngayon itong isang nakakagulat na twist. Itinuwid ng mambabatas na si Stella Quiambo ang makabayan na sinabing naubos ng Office of the Vice President ang 125 million na confidential funds nito sa loob lamang ng 19 na araw. Pero ayon pa nga kay Stella Quiambo, sa kanyang pagsusuri ay hindi 19 na araw kundi 11 araw lamang. Ayon nga kay Quiambo, ginastos ng Office of the Vice President Sara Duterte ang controversial na 125 million confidential funds noong 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Ito ay kinumpirma ng Commission on Audit noong Lunes, September 25, na ang Office of the Vice President sa ilalim ng pamumuno ni Sara Duterte ay gumastos ng 125 million confidential funds noong 2022 sa loob ng mas maikling panahon kaysa sa naunang naiulat. Sinagawa ito sa COA sa 5th araw ng debate sa plenaryo sa House Bill 8980 o 2024 General Appropriations Bill sa House of Representatives. Sa pamamagitan ng budget sponsor nito, si House Committee of Appropriations Senior Vice President Stella Luz Quiambo, itinuwid ng COA si Gabriela Fartilis Representative Arlene Brosas na humingi ng kompirmasyon sa disposisyon ng 125 million na confidential fund
nauna na ang iniulat ni Brosas at ng iba pang mambabatas ng Makabayan Black na ang controversial na pondo ay ginugol sa loob lamang ng 19 na araw. Ang budget ay pinagkaloob sa OBP para sa taong 2022 ng opisina ng Pangulo. Ayon kay Stella Luz Quiambo, sa totoo lang nagulat din ako nang marinig ko ang balitang naubos ito within 19 days. Kaya nagtanong ako sa COA at nag-review ng iba't ibang reports. It was obligated not within 19 days but 11 days instead, Quiambo Marikina representative said. To this surprise, Brosas replied, mahirap intindihin na kung iyan ay para sa surveillance, ilang reward payments ang ginawa para magastos ng 11 milyon kada araw. Nagsumiti ba ang OBP ng liquidation report sa Office of the President, President ng Senado at tagapagsalita ng Kapulungan? Yan po yung tanong ni Brosas. Sumanggot si Quiambo sa pagsang-ayon na binanggit na ang ulat ng pagpaksa ay isinumiti ng OBP noong Enero 17, 2023. Dinagdag niya na sa kasalukuyan nagsasagawa pa ng audit ang COA sa mga naturang gastos. Ngunit nakapag sumiti na ang ahensya ng kanilang preliminary observation o audit observation memorandum o AOM sa OBP. Nangako ang ahensya na tatapusin ang pag-audit ng confidential na pondo bago ang Nobyembre 15. Binigyang diin ni Quiambo na ang AOM ay confidential sa kalikasan. Ngunit ang pagpapalabas nito ay nagpapahiwatig ng kahilingan ng COA para sa karagdagang mga dokumento mula sa OBP upang magbigay liwanag sa ilang mga gastos. Ang COA ay may panukalang budget na 13,360 bilyon mula sa 5.678 trilyon sa pambansang budget para sa 2024. Hindi pa tumutugon si Sara o si Sara Duterte sa mga natuklasan ng COA. Ngunit sa isang pahayag na ipinadala sa mga mamamahayag, sinabi ng OBP na hindi pa kami nakakatanggap ng AOM mula sa COA. Alam niyo mga kababayan, naging matindi ho ang usapin na ito. No? Kung maalala ho ninyo, doon po sa naging usapin na kung saan nandoon ho yung anak ng ating Pangulo na si Sandro Marcos. Ha? Kung maalala ninyo mga kababayan, tinapos ni Sandro Marcos ang pagdinig sa budget ng OBP bago questionin ang 500 million na confidential fund. Ang pagdinig, ang pagdinig ay tinapos pagkatapos ng wala pang 15 minuto. Ang bilis masyado mga minamahal kong mga kababayan. Sa ganong kadali natapos. Habang ang mga mambabatas ng oposisyon ay nagpipilit na ipaliwanag ang kanilang pagtutol. Kung maaalala ninyo, nagsasalita pa ho itong si Castro. Abay biglang tumayo ho itong si Sandro Marcos at sinenyasan yung kumukontrol ng mic. Ayun, pinatay. O, kaya parang nagsasalita ng mag-isa ngayon si Castro. Sa ikalawang sunod-sunod na taon, dumaan si Vice President Sara Duterte sa House Appropriations Committee na nagwakas ito ng walang anumang tanong noong Miyerkules, August 30, ang mga deliberasyon sa panukalang 2.385 billion na budget ng Office of the Vice
President. Alam niyo mga kababayan na nakakaasar pa nito at nakakatawa nito, no? Talagang halata, hindi alam ni Sandro yata na may video, no? Hindi niya siguro alam na mapapanood ito ng mga kababayan natin. Bago matapos ang pagsasabi ni Davao de Oro, Representative Maricar Zamora, Appropriations Committee Vice Chair, ng salamat kay Duterte para sa kanyang presentation, si Ilocos First, Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos ay kumilos na wakasan ang pagdinig sa pamamagitan ng parliamentary courtesy. Ganon kabastos, ha? Ganon kawalang niya, ganon kawalang modo itong anak ng ating presidente. Nagkaroon pa kayo ng usapin dyan. Kung wala naman palang pwedeng kumontra, nagkaroon pa kayo ng debate dyan, nagkaroon pa kayo ng pagpupulong, ha? Eh kung binigyan nyo ng pagkakataon na marinig, ha? Si Castro, kung bakit siya humihindi, ha? Kung totoo lang, karapatan niya yun eh, di ba? Kaya nga nandun doon siya, nung ginawa nyo, ginawa nyo lang flower base. Pero ayon naman kay, ano, dito sa anak ni Pangulong Marcos, sabi niya, ang kanya naman dahilan, alinsunod sa matagal daw, sa matagal ng tradisyon ng pagbibigay ng opisina ng Vice President ng parliamentary, kagandahang loob, kikilos ako na wala wakasan ang budget ng opisina ng pangalawang pangulo, sabi ni Marcos, ang anak ng pangulo. Hindi kasama ang mga pagpapakilala at pagkilala, ang pagdinig ay tinapos makalipas ang wala pang 15 minuto. Pagkatapos bumoto ang 21 o 21 miyembro ng committee upang tapusin ang pagdinig. Alam nyo mga kababayan, noong mga panahon ho na kini-question ho, tinatanong ho ni Ontiveros o Ontiveros tong si Sara, na para bagang ikinagalit niya dahil nakitang-kita naman na sa tanong ni Ontiveros ay gusto agad na pasagutin ni Sara Duterte itong kanyang abogado, na kumbaga handang-handa na magsinungaling. Pero dahil sa gusto ni Ontiveros na si Sara ang magsalita, ayun, nagkaloko-loko na. At unti-unti na lumalanta at tabubuking sa dila niya mismo nang gagaling yung mga hindi totoong mga sinasabi niya. Kaya dahil dito, gumaalala ninyo kasi, nung tinatanong ho kasi itong si Sara Duterte ni Ontiveros tungkol nga sa mga inilalabas niya at sa mga kanyang plano, ay tila baga natutuyuan ho ng laway itong si Sara Duterte. Katagalan ho na tanungan, para bagang itong si Sara Duterte, iba na ang tingin kayo, Ontiveros. Halatang halata na ayon nga doon sa nabasa ko at nag-message dito kay Sara na ikinagalit niya, sabi nung isang netizen natin o isang subscriber natin, sabi niya, akala ko ba Vice President Sara Duterte na mabubuhay ang OBP nang walang confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo? Ha? Sabi nung isa natin, budget hearing pa lang yan. Lahat naman yata ng ahensya ay naglalabas ng proposed budget. Diba? Duterte, Sara, Inday, Sara, o ano pa? Sige, kita na wag. Ngayari yan. Dahil dito, galit na galit ho itong si Sara Duterte. Kasi nga,
eh napanood niya yata mismo doon sa naganap na hearing at nakita niya yung sarili niya na mukha siyang sisiw. Ayan, ginawa ni Sara Duterte, kinastigo niya, ha? Ang mga mambabatas na nagsabing illegal at nabahiran na korupsyon ang 125 million confidential fund niya noong 2022. Tinukoy ni Sara Duterte ang pangalan ni na kumalala ninyo dahil hindi siguro siya nakatay sa galit niya. Tinukoy ni Sara Duterte ang pangalan ni na Senadora Risa Ontiveros, House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Francis Castro at ang Makabayan Black na siyang kumukwestiyon sa pagkakaroon ng 125 million confidential fund ng Office of the Vice President o OBP. Ha? Kaya binanatan niya talaga. Hindi niya pinatawad. Pero sa kabila ng ganyang mga pakutsyada dito kay Senadora Risa Ontiveros, maging sa House Deputy Minority Leader at ACT Teacher Party List Representative Francis Castro at sa Makabayan Black, eh pinasalamatan naman niya siyempre. Sino pa bang sa pasasalamatan niya? Pinasalamatan niya po naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bilang executive at maging si si Executive Secretary Lucas Bersamin, pati si Defense Secretary Gilbert Teodoro at Marikina Representative Stella Quiambo sa pagdepensa di umano sa kanya. Alaunan, itong si Quiambo, yung sinasabi niyang dumidepensa sa kanya, siya naman ngayon ang lumaglag sa kanya. At inaamin nga, ayon doon sa naging usapin, inaamin na nga ito ni Marikina Representative Estela Quiambo na hindi 19 days ginastos, kundi 11 days lang. Lumalabas dito na pinatotohanan lamang nito ni Representative Estela Quiambo na sinungaling itong si Sara. Ano kaya magiging reaction nito ni Sara? Hindi kaya girahin din niya ito si Estela? Wala, nilaglag siya eh. Yung tsura nga ni Quiambo doon, ni Estela, eh kala mo eh halos hirap huminga eh. Abay, nag-iisip pa ng malali. Parang yung position niya, abay halos taas pa niya ng gusto yung dalawang kamay niya. Parang yung action niya eh, parang a-action siya na tatakbo. Malamang, nung napanood ho ito ni Sara, nag-aapoy ang utot. Nag-aapoy ang ilong nun, pati puwet. Nagpasalamat ka pa. Pasalamat ho tayo na hinipo po ng Diyos ang puso ni Marikina Representative Estela Quiambo na magsabi ng katotohanan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ano't ano man ang mangyari, lalabas at lalabas ang katotohanan at mismong ang Diyos na ang hihipo sa tao para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, tabayanan ho natin ang mga susunod na mga mangyayari sa usaping ito na kung saan ay pag-uusapan po muli sa mga ilang mga panahon. Kasi o talagang hindi po hinahayaan nitong ating mga kababayan, lalong-lalo na ho ni Senadora Risa Ontiveros at House Deputy Leader ng ACT Teacher na o Party List Representative Franz Castro at ng Makabayan Black na hindi ma-explain
Kasi alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, kung ito talaga ay ginamit sa mabuti, matagal na po itong na-explain ni Sara Duterte. At kung ito ay ginamit sa maayos, matagal na po itong may resibo. At kung ito po ay nagamit sa magandang pamamaraan, ito po ay matagal nang na-detalye ng maayos ni Sara Duterte doon pa lang sa unang paghaharap nila ni Senadora Risa Ontiveros. Kaya nga, mga kababayan ko, nagmimistula na po, ha? Nagmimistula na ho na talagang may ginagawa ho ito talagang hindi maganda si Sara Duterte. May kasabihan ho tayo, ang taong walang ginagawang masama nakakapagsalita ng maayos. Ang taong pong walang ginagawang masama ay may inilalabas na ebidensya na siya ay walang ginawang kasalanan. Dahil wala siyang maipakita, lumalabas lang ho talaga mga minamahal ko mga kababayan na siya po may ginagawang kalokohan. At ayon nga po sa ating mga kababayan, malamang at sa siguro tama yung kaisipan ng ating mga kababayan maging mga nag-aanalisa na marahil ay sa panahong ito ay nag-uumpisa na hong maghanda ng napakarami o limpak-limpak na pera itong si Sara Duterte para po sa kanyang pagtakbo bilang presidente ng ating bansa. Muli po sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.